inyo ang Panginoon na kilain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, tungkol naman sa mga walang asawa, wala akong maibibigay na utos mula sa Panginoon. Ngunit bilang isang taong mapagkakatiwalaan dahil sa habag sa akin ng Panginoon, magbibigay ako ng aking kuro-kuro. Dahil sa matinding kahirapan sa kasalukuyan, inaakala kong mabuti pa sa isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan. Ikaw ba'y may asawa na? Huwag kang makipaghiwalay. Wala ka pa bang asawa? Huwag mong hangaring magkaasawa. Kung ikaw ay mag-asawa, hindi ka nagkakasala. At kung ang isang dalaga ay mag-asawa, hindi siya nagkakasala. Ngunit magdaranas sila ng mga kahirapan sa buhay na ito, at iyan ang ibig kong maiwasan ninyo. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Malapit na ang takdang panahon, kaya't mula ngayon, ang may asawa, mamuhay na parang walang asawa. Ang mga nananangis, na parang di nananangis. Ang mga nagagalak, na parang di nagagalak. Ang mga namimili, na parang walang ari-arian. At ang mga nagtatamasa sa sanlibutang ito, na parang di nila ito alintana. Sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig na ito'y mapaparam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
O kabyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. O kabyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. O kabyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin. Ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin. Siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. Ang prinsesa sa palasyo'y pagmasdan mo't anong ganda. Sinulid na gintong-ginto ang niyaring damit niya. Sa makulay niyang damit, sa hari ay pinapunta. Haharap sa haring yaong, mga abay ay kasama. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Darami ang iyong supling sa daigdig magahari, kapalit ng ninunong sa sinundang mga lahi. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Magalak kayo't magdiwang, malaki ang nakalang, kantimpala ninyong tanan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapupuutan, ipinagtatabuyan at inaalimuran ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit, gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuto sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtatamasa na kayo ng kaginhawaan, sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom, sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis, sa aba ninyo, kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati nga ang katabi ng magandang tanghali.
Marahil mga kapatid, isang bagay ang pinakadahilan kung bakit po tayo dumadalo ng banal na misang ito sa simbahan ng Quiapo, sa simbahan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Dahil ang bawat isa po sa atin gustong tumanggap ng biyaya. At alam natin ang pagdalo ng misa, ang pagdalo sa banal na Eukaristiya ay nagkakaloob sa atin ng malaking biyaya at pagpapala. Ang bawat isa sa atin na nandito, gusto natin maging mabiyaya ang buhay. Tama po ba? Kaya po siguro sa araw na ito, magandang tingnan yung mga biyayang tinatanggap natin sa ating buhay. Una sa lahat, ang biyaya ng buhay. Pangalawa, ang biyaya ng pamilya. Ang biyaya ng hanap buhay. Ang biyaya na patuloy na dumadaloy sa ating pang-araw-araw na buhay. Pwede bang tingnan ninyo ang katabi ninyo? Biyaya po ba yan para sa inyo? Bakit parang yung ilan ayaw? Ayaw tanggapin na biyaya yung katabi nila. Pero ang bawat meron tayo ay dahil sa kabutihan ng Diyos. Pero mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, ano po ba ang taong puno ng biyaya? Kapag sinabi ng tao, ikaw ay napakamabiyaya, ano pong ibig sabihin nun? Marahil ang taong yun ay matagumpay. Di ba minsan sinasabi natin, alam mo, napakapalad mo. Kasi una sa lahat, marami kang pera. Mapalad ka. Kasi mabait ang asawa mo. Mapalad ka. Mabait ang mga anak mo. Mapalad ka dahil malaki ang bahay mo. Madalas, ang pagiging mapalad sa panahon natin ngayon, nakaugnay sa tagumpay ng buhay. Pero mga kapatid, hindi lahat ng mayayaman mapalad. Hindi lahat ng matagumpay sa buhay mapalad. Hindi lahat ng may pera mapalad. Pero sino ang tunay na mapalad? Ang taong tinuturing si Jesus bilang isang biyaya. If you really want to be blessed in this life, allow Jesus to be your greatest blessing. Kung gusto mong maging mabiyaya sa buhay na ito, huwag mo lang hangarin ang kayamanan, ang tagumpay, kundi ang tunay na biyaya, walang iba, kundi ang mahal na pong Jesus Nazareno. Pero kagaya nga ng aking nabanggit mga kapatid, sa ating ebanghelyong napakinggan, si Jesus ay nagpapahayag ng kanyang turo. At anong sinasabi ng Panginoon? Mapalad ang mga dukha, mapalad ang mga nagugutom, mapalad ang mga tumatangis, mapalad ang mga kinapopootan. Kung tutuusin, hindi po ito ang magpagiging mapalad sa mundo natin ngayon. Pero bakit kay Jesus ito ang pagiging mapalad? Dahil ipinapahiwatig ng Panginoon na ito ang kanyang pangako para sa atin. Ito ang pangako ng Diyos para sa atin na merong naghihintay sa atin na kalangitan. May naghihintay sa atin ng kaligayahan, ng pagtanggap, ng kasiyahan na ang Diyos lamang ang pwedeng magbigay. At hindi ang mundong ito. Kaya nga mga kapatid,
kung si Jesus ang tunay na biyaya sa ating puso at kalooban, magiging mabiyaya ang buhay natin kung panghahawakan natin ang pangako ni Jesus. At ang pangako ni Jesus ang magdadala sa atin sa pagiging tunay na mapalad. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, magandang tingnan, maraming bagay na pwedeng masabing tayo'y tunay na mapalad. Dahil sa napakadami natin ding biyayang tinatanggap. Pero tandaan natin mga kapatid, ang lahat ng meron tayo dito sa lupang ito, lilipas, mawawala. Pero ang pangako ng Diyos, mananatili. Ang pangako ng mahal na pong Jesus Nazareno, mananatili. Kaya kung gusto nating maging tunay na mapalad, simple lang. Damhin si Jesus. Damhin ang Panginoon. Damhin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Dahil ang tunay na mapalad, hindi ang pagkakaroon ng maraming bagay, kundi ang pagiging tunay na mapalad ay pagkakaroon sa ating puso ang mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mayaman man o mahirap, lahat tayo ay sama-samang tinatawag ng Diyos bilang kanyang mga anak ng kaharian. Manalangin tayo sa Ama ng may tunay na puso, ang ating panalangin, Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang simbahang dumaranas ng pag-uusig, naway patuloy na kumapit sa pananampalataya at tipunin ang lahat sa pagkakaisa. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga dukha at mga nangagugutom, naway tumanggap ng kanilang kabusugan sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod ng ating mga pinuno. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga sumasampalatayang inuusig, iniinsulto, kinamumuhian at inaabuso, naway magbunyi sa kasiyahan ng kaharian nang naghihintay sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway makadama ng kasiguruhan sa pamamagitan ng ating pag-ibig at pag-aaruga sa kanila, manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng habag ng Panginoon sa tulong ng ating mga panalangin, manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Makapangyarihang Diyos, pakinggan mo ang aming mga hinaing. Naway pahayag ng aming buhay ang kaligayaang inihanda mong maging amin sapagkat ikaw ay aming Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong tinapay at alak na mula sa'yo muling ihain sa kabutihan mo.
kunin at tangkapin alay sa iyo. Pasasalamat ng puso. Buhay mong inalay, walang papantay. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Walang higit sa binigay mong buhay. Sa iyo puso'y inaalay. Itong tinapay at alak na mula sa'yo muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mo ngang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maialay at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahay ngayoy ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y wastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pag-iliw yung ipinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo,
ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan
sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Palad ang umibig sa buhay na abang sila'y makakasama sa langit ng Ama. Mapapalad ang nahabis, ang Diyos ang siyang aliw. Ligaya at liwanag ang siyang mapakamtan. Jesus, ako'y di dapat, sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalad ang naawa sa taong dalita. Sila'y kakaawan at di mabibigo. Jesus, ako'y di dapat, sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalad ang umiibig, masunurin sa Diyos, makakamtan ang nais kay Kristo tumubos. Jesus, ako'y di dapat, sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako.
announcement. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Paris Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mo kaming makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niyang alay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito na may maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong inapabayaan ay sagisag ng aming paligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.